Nagpapatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y hazing na ikinamatay ng UST law student na si Horacio Atio Castillo III. Panoorin po natin. Mr. Chairman. Yeah, let's just ask for subpoena the driver of Mr. Arvin Balad, Mr. Chair, if we can obtain the name of that driver. And that would be all for now, Mr. Chair. Thank you, Senator. Senator Subir is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Chairman, babalikan ko po yung ating witness na si Mark Anthony Ventura. Mark Anthony, this will not affect your case any bit kasi yung pag-uusapan natin dito, yung nangyari sa'yo sa kaso mo nung kayo po i-recruit. Kasi gusto lang natin malaman yung violent yung nangyayari sa mga fraternities at sororities at iba't ibang organisasyon. This is also in aid of legislation. Dun sa sitwasyon mo, it's your situation. You know, it's not, it happened to you, so this is your own personal situation. Yung sa iyong recruitment process, ilang beses po nangyari ang pagkakaroon ng physical and mental, say, torture or hazing, ika nga, na nangyari sa'yo. Does it happen only in one day? Your Honor, yung sa amin po, yung recruitment po, kami po yung lumalapit po sa organization. Then, yung pag inano na po lumapit po kami, pag tinanggap po kami, mag-start po kami nung sa service po. Yung sa amin, yung sa akin po kasi, ano po yun, one week po talaga. But, late po ako lumapit nun. Nangyari po, 3 days po yung sa akin. Sa 3 days po na yan, naalala mo kung saan yung nangyari yung initiation rites mo? Di po familiar po, pero alam po outside Manila po ako eh. Well, so when you say outside Manila, was it in the south or in the north? Was it in Bulacan? I mean, it's just your experience. Alam mo, para yung sa, ano matigil po, na po yung hazing na to, di ba? So, yung akin, yung sa akin po, yung sa amin po, batch ko po, somewhere ata po sa Batangas po ata yun. Batangas? Di po ako, parang Batangas po ata yun. Di naman kayo blindfolded pagdala doon? Blindfolded po. Ah, blindfolded kayo. Parang nakidnap kayo ah. Blindfolded pala kayo papunta doon. Wow. So, pagdating nyo doon, 3 days sinasabi mo, what are, on the 3 days, so day one, pwede mo isalaysay lang nangyari sa'yo day one? Bali, yung paglapit po sa amin, ang ano po, gradual po kasi yun eh. Yung service po namin, pahirap ng pahirap bawat araw. Eh, nung late na nga po ako dumating, yung sa amin, yung sa akin po na service ko po, nag-start na po ako later the week na po, so meron na po agad physical. Sa physical, ano po yung physical na yun? So pagdating mo, ano ba yung physical? Push up, chin up, o suntok ka agad? Wala po sa amin suntok po, pero ang ano po, depende po yan, pwede po kaming pag-push upin, jumping jacks, kung ano po, mga kahit mga training ng mga military, ganun, squat. Okay, pero sa first day yun, pagdating mo? Opo, opo. Sa second day, anong pinagagawa nila sa'yo? Yung ano na po yun, same din po, utos-utos po sa SIWAR po. SIWAR. Pero very clear naman dun sa nangyari kay Acho, di ba? May mga pagbubugbog sa mga braso. Ano yun, suntok? Yung nangyari sa'yo, sinuntok ba yung braso niyo? Yung sa akin po, yung sa akin po na nangyari po, meron pong ganun. Meron ganun? Meron pong suntok po sa akin. Sa braso? Opo. Sa mukha? Wala po. Wala naman. Sampal? Meron po. Meron. Pag-inom ng mga dura, ganyan? Wala po. Wala naman ganun. Yung sinasabi nilang candle wax, ginamit din sa'yo? Sa pagkakaalala ko po sa akin po, nung time po namin, meron din po. Candle wax? Opo. Yung candle wax, yung ano to ha, yung mainit na, yung inaano sa kandila, yung kanyang wax, saan nila
pinapatak ang candle wax? Yung sa akin po, sa amin po kasi, ano po, sa likod po. Sa likod? Opo. Masakit? Opo. Dun sa final day mo, so paano yun? So, buong araw ginagawa sa yun? Hindi po. Ano po yun, Your Honor? Proseso po. Mayroon po allotted time na tinatansya po kung depende po sa amin po kasi madami po kasi kami ng batch ko po. So, maaga po kami nagsimula. Maaga nagsimula? So, hindi sabay-sabay. So, let's say ikaw muna, tapos pangalawang batchmate mo, pangatlong batchmate mo, ganun ba? O sabay-sabay kayo nahihis? Yung sa final rides po namin, sabay-sabay po kami sa isang lugar po. May mga nag-collapse ba sa mga kasamahan mo? Sa hirap? Sa amin po, sa pagkakaalala ko po, wala po. Wala naman. Pero hirap na hirap kayo? Nahirapan po kami. Sa last, sa final rides, sa final day, at yan po ang bahagi ng pagdinig ng Senado sa hazing case na kinasasangkutan niya ng umano ng ilang miyembro ng Aegis Juris Fraternity sa UST. Sumalang sa hearing, ang itinuturong driver ng sasakyan nagdala umano sa ospital sa UST law student na si Horacio Atio Castillo. Itinanggi ni Romeo Laboga, driver ng pamilya Trangia, na siya ang nagdala kay Castillo. Wala rin daw siyang minamanehong pulang pickup na nakita sa CCTV na nagdala umano kay Atio sa ospital.